Hello everybody, this is Anne. Ayan. Welcome dito sa Gorizia. Nandito na kami today. So, nung umalis kami dun sa amin, ayan, walang ulan. Nung dumating kami dito, yan na ambon. So that's why nakapayong ako. Welcome to Castello di Gorizia. Sa center na kami. So ayan, from the center, maglalakad kami paakyat na lang sa taas ng castle. It's about 45 minutes bago kami makarating doon. Ayun o, castle. Castillo. Yan, papunta kami dyan sa taas. Paakyat kami doon sa castle. Oo, yan, papasok na hindi. Papasok na kami sa loob. Contain na lang, kahit lang natin to. This castle, Castle of Gorizia, is the city's ancient heart. Oo, yun nga, sa loob na kami ng castle. Pero, hindi pa kami tapos maglakad. Dahil, mahaba pang lakad ito, paakit dun. Doon sa pinaka, ano niya, center. Center ng castle. Panoramic niya, ano, kitang-kita. Mga panoramic sa baba. Ang Kastilya ng Gorizia ay matatagpuan sa burol na nangingibabaw sa buong lungsod. Ang burol ay nagbibigay ng kahangahangang panoramic view sa buong paligid nito. Yun, nandun kami sa baba kanina. Doon, naglalakad kami doon sa baba paket dito. Ang kastilyong ito ay binago ng maraming beses kasama ng pagdaragdag ng mga ramparts at ilang tower na ginamit para sa iba't ibang mga function bilang isang administrative center. Isang naging kwartel at isa ring bilangguan. Ang kastelong ito ay binomba noong nagdaang unang digmaang pandaigdig at ang pagkukumpuni ng mga nasirang bahagi ay isinagawa noong 1930s. Ito ay nagbigay sa kastelyo ng kaakit-akit na hitsura. Kapela din. Kapela spirito. 1936? 1998? Hala, imposible na rin yan. Hindi pa siya giba, ganyan nakatagal. Ay siya. Ang kastelo na yan. Matagal na yan. Hindi pa tayo buhay niyan. Kaya century na nga eh. Kaya nga. Ang tagal na rin ng simbahan na ito, 1398 pa. Ayan o. Oh. Ayan siya. So ngayon, buhay pa siya. Hindi pa siya na ano, napipingasan. Oo. Ayan, wish na. Mag-wish na kayo kasi old castle, ay old church. Pwede mo ba? Mahawak doon ang pinto. Pag-rasya, pag-blessing. Tignan mo naman yung pinto niya, oh. Ano na siya, oh. Lumang-luma. So, ayan yung cross. Ang paas, hindi ko kaya. Ang tagal niya, oh.
noon. Ayan oh, yung castle. Yun yung castle ng Gorizia. Gorizia. Ang Kastilo ng Gorizia ay nagtataglay ng museo ng Middle Ages kung saan makikita ang isang mga kawili-wiling mga reproductions ng mga sidearm na ginamit noong Middle Ages. Nagtatampok din sila ng mga musika ng perpektong reproductions ng mga sinaunang instrumento ng mga melodies na maaaring pakinggan sa loob ng museum. But this time, hindi kami nakapasok sa loob due to the pandemic. Stay closed in the public. Kaya hindi kami pwedeng pumasok. Nandito lang kami sa labas na dito lang kami namasyal.
are in the downtown, in the Parco della Memoria, the city of Gorizia. Ang unang bato na pabilog ng monumento sa gitna ng parko ay itinatag noong Mayo 24, 1920. Ay guys, nandito kami sa Gorizia and nasa Parco della Memoria kami. So, yung parkong to ay makasaysayang park para sa mga taga Gorizia. Parco della Remembranza or a Park of Remembrance. Ito ay makasaysayang parko na pampublikong park dito sa Gorizia na matatagpuan malapit sa sentro ng lungsod. Ang parko ay may extension na humigit kumulang na 2.5 metro. Ang parkong ito ay nilikha noong 1923 bilang memorya ng mga voluntaryong Goriziani na nakipaglaban sa Australia at na nakipaglaban din sa hukbong Italiano. Uulan na! Uulan! Uulan! Yan, uulan na guys! Ano, wrong timing yung pamamasyal namin dito kasi uulan. Pero ganun pa man, nakaikot kami sa loob. Ayan, thank you guys for watching. Salamat sa panunod ninyo sa vlog ko today. And we hope na makita ko kayong muli sa ating susunod na mga videos. And sa mga hindi pa po nagmahal sa aking channel, please, inaanyayan ko po kayo. Mapadaan man kayo sa aking channel, pakiclick na lang po ang aking red button para magkaibigan na tayo. Guys, umuulan na, uwi na kami. Thank you sa pagsama sa aming tour today, sa aming vlog today. Huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe, like, share, comment. Salamat! See you all again sa aming next adventure or sa aming next vlog. Paalam!